So welcome guys sa Bind Trading Channel. Magre-review ako ng crypto. Okay, so quick disclaimer lang agad. This is purely educational and entertainment lang, hindi ito financial advice. Okay, yung bibili, mag-hold or magbenta ng coins dahil nakatingin rito. Always do your own research. Research kayo na mag-research yun talaga ang ano rito. Ang pinaka ano, pinaka weapon mo na dapat meron sa arsenal kapag dating sa crypto, kasi alam naman natin yung nangyari kay Luna. Yes, yan, pakita ko nga. Luna USDT. So, hopefully, sa mga nanonood, wala masyadong na-apektuhan dito. Sana may kumita. So, magandang galawan ni Luna recently. Kung hindi lang talaga nagkaroon ng defect yung UST niya. So, hindi naman babagsak si Terra Luna. Okay, so yan. Wala lang naglalag. So, punta muna tayo sa Twitter. So, ito, isa sa helpful na social media para sa crypto, kasi dito talaga nag-update lahat halos ng mga whales, ng mga trader. I-utilize na siya na maigi. So ito, si UST Market Cap, ito yung tinitingnan ko nung nagbabagsak yung Luna. So tinitingnan ko yung mga update niya. Siyempre si Dokwan din, then yung Terra Luna, yung Luna na page or na ano, na yan, na page niya dito sa Twitter. So pero dito pala, makikita mo na yung status niya talaga eh. Okay, so ayan, pwede niyo i-follow kay si Crypto Trader sa Twitter. Ito kung mapansin niyo rito, May 14. Okay. So ang market cap ni Luna is bumalik ng 2.6, bumagsak to ng 800, bumalik ng 2.6. Then mas bumagsak pa nga below 800 pa nga yan eh. Okay, akala ko nga malulusaw na talaga. So ayan, May 14, 2.6 pa. Ito yung recovery, ito yung araw na maraming kumita, na pakita ko sa inyo kung bakit ba maraming kumita dyan. 19 hours ago, 1.3 billion pa, so medyo matinu-tinu pa to. Pero yan, ngayon, 1 hour ago, 834 as of this recording, so hindi ko alam. Again, sa Twitter, mag-research share ito ng mga gusto nyong mga coins, i-follow nyo yung mga coin na yun, magkakakoy ng mga update, makakatulong sa inyo in the fundamentals and technical side na pag-trade kayo. Crypto. Okay, so bago yung mag-continue, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ginagamit ko na trading platform, which is Bybit, derivatives trading. So, meron akong trading signal exclusively for Bybit users. Kung gusto nyo mag-join, meron akong link sa description. Mag-register kayo ron, then i-message yung FB page. Okay, kasi walang comment. Hindi na ako ng comment sa video na to kasi maraming scammer. So, kung gusto nyo mag-join sa trading signal, so, meron kaming trading signal, KTC Crypto, which yung exclusive yun. So, kahit anong broker yung gamit mo, exchange, pwede ka mag-join doon as long as you will pay a monthly fee. Pero kung gusto kong Bybit ka, mag-register ka using Bybit, pwede ka mag-join dito sa Bybit trading signal. So kung gusto nyo makita ng mga reference sa trading signal namin, sa FB page yung nakalagay dyan sa description, explore nyo yan, puntahan nyo, then makita nyo lahat ng reference dyan. Okay, again, you can trade derivatives, earn, by staking, launch pool, and dual investment, and collect your NFT. Okay? So, balik ka tayo. So, medyo matagal. Ayan, si Luna. Ito. Diba? Ito yung nangyari, oh. Disaster talaga yan, eh. So, ito, more than, ano to, 100%. So, nakapag-out ako rito, around 58. So, ayan. I mean, 80 pa ako nakapag-out dito. So, nung nag-out ako dito, hindi pa ako masyadong, honestly, hindi pa ako familiar sa nangyayari. Basta nakita ko lang yung price action niya, hindi maganda. Mukhang may kakaibang nangyayari sa price action, ganyan niya, tuloy-tuloy. So, congrats sa mga nakapag-short dito. Sobrang laki na kinita niyo. Kaya ako sinasabi na yung way back 14, ito, May 14, kaya maraming kumita, may mga nakabili sa dip niya, hindi nakapag-bend sa ganitong highs, is 0.0040, 3,000% yan, guys. Okay, napakatindi yan. Diba? Hindi mo makikita yan sa mga ordinary na month or year ng trading, unless talaga may ganitong mga sobrang volatility. Pero syempre, hindi lahat nakakasabay. Congrats sa mga nakasabay, sa mga hindi nakasabay, huwag yung mga hinayang makakakuha rin kayo ng ganyan trade, pero syempre, hindi naman yung ganun kadali. Kailangan nakatuto kayo sa merkado, sa market. Okay, so BTC USDT muna tayo. Yun niya. So yan. Baba, 29,000 na lang. So technically speaking, sa bear market territory pa rin talaga tayo.
Okay, pero siyempre yung isang tinitingnan ko rito, which yung isinare ko sa ano namin, sa group namin, is yung big channel sa weekly. Okay, pero ito guys, again, trading is all about probability, walang certainty rito. Okay, kaya sa group, laging may cut loss, laging may reminder regarding on leverage, position sizing. So, meron tayo isang student na yun ang napakalaking problema. Nakita ko yung mga trades niya, yung mga charting niya, okay naman. Tingin ko sa position sizing tsaka sa ano rin, sa leverage, talaga nagkakaroon ng problema. So, tinatry natin na i-improve, okay, yung student na yun. So, ito, BTC, ang tinitingnan ko rito is yung mean reversion play. Pero ito kasi nasa weekly to. So, yung potential na tinitingnan ko rito kung mag, kung magdadrop pa to, syempre, again, anything can happen ha. Huwag kayong mag-assume na mangyayari to. So, itong area kasi na to, na-breach na talaga. Kung doon dyan pa siya, ito na yung susunod eh. Pero ito, technically, itong support level na to, wala, wasak na unless makabalik siya sa taas talaga. So, ito na yung susunod na pupuntahan niya. So, dito natin sa daily. So, kung few points lang yung malalakaran natin, guys, pasensya na. Gusto ko lang bigyan ng details kasi. Okay, ito medyo mahirap. Unlike kung nire-review ko ng stocks, medyo mabilis ko lang talaga siya. Pero si sa crypto ka lang talaga, daanan mo kasi yung price action niya kompleto, 24/7 kasi ito eh. So, yan. So, ngayon, kung titignan mo to technically, nasa resistance level na naman to. So, na-reject, di ba? So, since more on price action and pattern trader ako, titignan ko to baka maging na naman tong bearish flag. Which pwede natin anticipate naman on this note, kung magtitest pa, kung magtitest pa ulit siya nito, medyo malalim na yan. So, 24,000. Okay, so marami na sinasabi na abot pa ng 20. Again, anything can happen. So, pwede itong mag-bounce sa area na yan. So, 24,000, may 66% upside. Okay, ano yan ha? Kumbaga, optimistic target, which is 42 to 43 nga. 40 to 43 ang click na ko dito. Actually, 40 to 42 lang, pero yan, pag pinilat mo nga na maigi, at kung mag-overshoot pa at this resistance, okay, mag-to ng 48. Pero don't be too much optimistic. Again, okay, yung bibili ng courses natin yung rito, okay, lagi kayong maging updated sa plotting, sa TA, napaka-importante ng TA sa ano, guys, sa crypto, hindi lang fundamentals, kasi, kahit sabi mo may bad news na ang tinitingnan kasi diyan saan ka ba pwedeng magkaroon ng optimal entry. Okay, like kay Luna, saan magkaroon ng optimal entry? Pabulusok yung pababa, di ba? So kailangan i-dissect mo 'yan. Which is yun nga in regards sa ano sa KTC crypto trading signal, yung mga hindi nagmahal ng technicals, gusto nila yung talagang trade agad ang pinoprovide namin no kasi is entry stop loss, TP1, TP2, lahat kompleto na. Real time yung guys. Ibig sabihin, pag nakita yung, pag pinost namin sa group, ready to execute na yan, wala nang waiting game. Okay? So, yun ang advantage ng KTC trading signal. Magagamit nyo yun talaga. Napaka-useful, napaka-low ng, ano, ng subscription fee. Kaya mag-message na kayo dyan sa FB page. So, ano bang magandang play dito? Siyempre, currently, since yun yung structure na pinapakita, again, trade by price action, ito yung pwede kong trade sa kanya. So, 1.7, 71 yung restore ratio. Again, guys, ito daily time frame to. Ha. So, pwede yung ibaba yan sa H4 kung gusto nyo pang mas madisect na maigi. Yan tulad nyo, pwede dito lang. Okay? Pwede yung i-chart tong area na to. So, ayoko na kasi mag-nitty-gritty para makarami tayo ng coins. Okay, so yan, tulad nyan, pwede nyo sabihin na nagkaroon ito ng volatility squeeze. Volatility squeeze talaga ito. Ayan o. Okay. So, yun yan. Moral pattern kasi ako, guys. So, may nagtatanong sa akin, but anong indicator ang ginagamit ko? So, mainly wala akong masyadong indicator kasi mas gusto ko mas klaro, mas malinaw. So, yan, tulad nyan. Kung 17 na 1.7 yung risk-reward ratio kanina, then here, pwede ka nang mas kumuha ng mas mababang trade, mas mababang scat loss kasi may area ka na dito. Diba? Tapangilin natin lahat para makita niya mas maigi. Okay, so ito yung sa H4 to guys ha. Since alam mo yung downtrend, alam mo yung structure sa ano, D1. Okay, so makakakuha ng magandang trade. Okay. Hindi siya ganun kadali, kaya medyo mabilis ako mag-plot kasi syempre, medyo matagal ko na itong ginagawa. Okay, yung pag-spot ng coins, yung pag-plot, paggawa ng play, medyo matagal ko na natin ginagawa. So yan kay
BTC. So, punta natin si Luna. So, yan. Punta natin si Luna. May Luna pa tayo. So, si Luna kay, sa ibang, sa ibang trading platform na, na to, nabilis na to. Kay Binance. So, marami kay, kay Bybit din nabilis na iba. So, all, most of, I think, 80%. Okay. So, ito na lang yung play kay Luna eh. Ito na lang yung risk nitingnan mo. Pero kung titignan niyo maigi to guys, para magkaroon kayo ng idea gano'n ba kalalakad itong range na to. 5,000. Grabe. 50,000% to. Diba? Antindi. Okay, ito yung pinaka, ito yung pinaka touch of skill kung tawagin nila. Talagang bumagsak yan. So, syempre, H1 TF2 guys, ha? Para makita niyo lang yung magpapakita natin ng mga price hack, price structures. Okay. So kasi yan ang pinaka gusto ko. Itong pinaka gusto ko sa support and resistance. Price action kasi nakikita ko talaga yung mga areas. Pero syempre kanya-kanya tayo ng trading trading style. So dito lang talaga ako nasanay kahit sa stocks o kung ano pa man forex. Ito guys, so 53%, 54%. So wala naman kayo, hindi ko alam kung sa kay FTX meron pa ba itong kung meron pa ba itong short leverage trading or margin trading kasi sa karamihan ng iba wala na to eh. Okay, so yun ay lumabas itong kasi masyadong malaki yung structure niya, pero yung 55% ang range niya para sa yung tradable range, pero yung cut mo rito siya 30%, so malaki-laki, diba? So, syempre, karamihan naman dyan spot na lang. So, ayun na yung magiging restored ratio mo. 30%, 42%. So, depende sa'yo kung paano mo pa ibababa yan. Ayun, pababa pa ng pababa. Diba? So, honestly, kung may hawak kayo nito, kailangan let game mag-hold hanggang mawala to. Kasi nung binili ko lang ng time na yun, talagang ready to zero na yun sa akin. I mean, wala na ka pa kailangan kung mag-zero yan. Kasi nga, ayun yung high risk high reward eh, pero ayan by good faith naman umangat. So ang naging average ko rito is 00 average ko rito 003 yata yun, anong katama dito yan, ito naging average ko sa kanya eh. Tapos naibenta ko to nung dalawang tranches ko to binenta nung 40 binenta ko to. Then, yung kanina pagkagising ko, binenta ko na business nasa para masa 27 na lang. Okay, itong area na to. Ito. Pagbagsak. Pero syempre, again, hindi siya ganun kadali. Okay? Binabantayan ko yan, guys. Hindi madali yung pag-detrade ng gatong kabuhala. Dahil babantayan mo yan. Kasi hindi mo alam kung makakapag-out ka pa. So, hinawa ko yung tatlo na yan. UST, Anchor, tsaka yung Luna. Kaya yung UST. Para makita nyo yung UST, BUSD, ito. Buhay pa din ito. UST, BUSD. Ayan, no? Diba? Hinawakan ko rin ito na nakapagbenta tayo sa Nakapagbenta ko rin ito around itong spec na to. Kasi binili ko yan dito. Yan, average risk 12 to 13. Diyan, nakapagbenta 127%. Okay? So, tagal kong naka-hold dito, nabibenta ko sana ng 60 or 50. Pero hindi naman siya nagmamaterialize eh. So kaya hinahayaan ko na lang bumagsak ulit. So ibinenta natin. So yung structure niya hindi maganda. H1 TF2 guys ha. Pero tinan niyo naman yung volatility na yan. Diba? Napakatindi. Yung bumagsak ulit siya, ang tindi na yan eh. Pakita natin. So ito na yan. Ito na bumagsak. Boom, 70%. So, by structure to, isa, may nabasag ka na support, pinabasag mo pa yung support na yan. Yung nga lang, again, di mo ito may short. Ewan ko lang sa ibang market, like kay Gate tayo, alam ko, open pa. So, yun lang dito sa UST at Terra, huwag kayong bibili basta-basta nito pag hindi nyo kaya yung volatility. Okay, so, balik tayo sa major coins. Major coins muna tayo, guys, kasi wag muna kayong basta mag-trade ng mga shitcoins or altcoins kung hindi nyo kaya. Kasi nakakatakot yan. Baka hindi nyo kaya sigmurahin. Pero yan, kung
Kaya naman kayo, din yan. Good luck sa pag-trade. Okay? So, again, sa leverage, lagi na-advise sa group, huwag kayo mag-leverage ng mataas. So, ito, tinignan ko to si ETH din. So, nagkaroon pa ako ng ano dito, ng potential na sana dito, potential play sa mean reversion pattern. So, hindi naman siya nangyari. Diba? Okay, ganun talaga. Ito. Ito na bumagsak dito. Tinignan ko yan. So, ayan. Kasi nag-hold na support. Mga yung price action. So, hindi naman niya kinagat. Bumagsak din. Pero makagandahan dito kasi may cut loss ka. Diba? Ayun, tulad niyan. May structure ka. Again, trading is all about probability. May maganda kang range. Okay, may TP zone ka. Pero yun, hindi nag-materialize. So, yan. Kaya good luck. Diba? So, ganun talaga. Yan tayo magagawa. So, bagsak si ETH. Diba tayo kay XRP. Solana muna. SolUSDT. SolUSDT. So, yun guys. Kung gusto nyong mag-trade ng crypto, then maghanap kayo ng idea kasi hindi pa kayo masyadong sanay. So yan, mag-message lang sa FB page, madali namang i-approach yung team. I-guide namin kayo sa the best possible way that we can. Kasi marami talaga nagti-trade na wala pang idea din ang nangyayari. Like nila sa FB na yun, malaki yung makita tulad nung kay Luna. Isa yan, hindi lang yan. Marami na nangyaring ganyan guys, kay Sheep, kay Doge. So ngayon lang yan kay Luna, yun nga lang, medyo talagang record-breaking yung pagbagsak niya. Pero ibang upside na 1,000-1,000 kay Ship tsaka kay Doge na ano na yan, nakita ko ilang beses. At isa tayo sa mapapalad na ano, na nakasakay dyan, lalo kay Ship. So, ipinost ko yun sa KTC Crypto. Hindi ko lang alam kung sumakay lahat. Siyempre, again, volatile. So, yan, kay Sol, ito na yung trading range niya. So, ang kagandahan sa market na to, isa sa mga takeaway na gustong-gusto ko sa ganitong kalalang galawan is yung range niya. Masarap i-trade, di ba? So, nakita mo na yung range eh. So, may range ka dyan. Area na yan. So, H4 natin. Tingnan natin. So, ayan. Meron kang structure. Umangat, di ba? So, kung price action trader lang, kung price action trader ka lang din, o siguro kahit meron kang mga indicators na ginagamit, makikita mo na yung mga ganito. Yun. So, sa H4, nakita mo may mga spinning top, hammer na magaganda. Then, maghahanap ka ng good entry. Walang perfect entry, guys. Sorry. Good entry. Tulad yan, pagbagsak, walang test, tumangat, ito yung cut loss, yung liquidity, grab. Tumangat, nagkaroon ulit ng retest dito. So, maganda tong i-trade. Siyempre, sa hindsight, madali lang yan. Pero pagdating sa actual trading na, medyo maging skeptic ka na, lalo pag ganito na yung galaw. Lalo yung counter trading, hindi madali yan. Okay? It requires discipline, backtesting. Yung mga signal na binibigay namin sa group, backtested lahat yun. Okay, so, tsaka tinitrade namin yun, mainly. Kaya, pag nakakat yung losses, nakakat din kami. So, ganun lang. Kasi, para mas maganda yung conviction ko sa pagbibigay ng trades, itinitrade ko talaga siya. Okay, so, umangat, nag-breakout, maraming opportunity rito eh. Okay? Sa crypto, maraming opportunity. Ano lang ba yung problema? Ang problema lang dito, kailangan mo lang ng time. Para mag-google ka sa market. Mag-google mo sa market yung time mo. Kasi kung wala kang time para sa market, so huwag ka rin mag-expect na kikita. So, ganun kasimple. Okay, 1.8 risk-reward ratio. So, good na yan kung trade mo tong area na to. Entry medyo mataas. Kasi nga ako, ang entry ko talaga dito, ito. Kasi breakout yan, then confirmation. Pero kung medyo gusto mong tight talaga yung cut, 2.24, okay pa yan. Diba? 3x to 5x leverage, meron kang 4x na 4% na downside. 5x leverage, 20% of your margin. So kung may $100 ka na margin, so $20 yung pinaka nire-risk mo over a $40 risk reward ratio. Okay? So yan. Umangat, bumaba na hit ulit. So ano ba next na play? So hindi ko na masyadong maipapaliwala talaga yung buong structure ng price action trading, medyo, pero para sa akin napakalino talaga. Okay, pero kung gusto niyo matuto, yun nga, punta kayo sa FB page, kung doon lang kayo sa Signal,
trade signal namin or i-message nyo sa yung FB page tutul. Ano naman yan? Open naman sila. So, i-guide lang namin. Ito, since sa inyo ito, since downside siya, gusto ko sana kumuha ng mga short trade. Okay. So, yan. 2.22 o 2.2 risk reward ratio. Good na yan. Kasi ito yung iniit mo na structure eh. Pero syempre, with leverage, mataas yan. So, kung meron kang let's say 7%, 8% na keep area, yung 5x yan, 40% yan ng capital mo. So, good pa rin. Okay? So, XRP. Mga SHIB muna tayo. SHIB, ano dito? Mga SHIB holders eh. Again, guys, kung gusto nyo mag-trade, Bybit, okay, mag-open lang kayo ng account. Diyan, nasa description link. Nasa description yung link. Mag-open lang kayo ron. Then, pinaka-importante, mag-message kayo sa FB page para makuha nyo yung details. Okay? Kasi kung sa comment section, naka-disable na yan. Kasi maraming scammer. So, ito, SHIB. Break din. Nagre-retest. Pwede tayo mag-short. Okay? So, siyempre, bagda ako mag-short, marami akong nakita ang structure of rejection or downside. Tulad yan. Descending triangle na downtrend. So, solid yan para sa akin. Then, ito, pwede itong area na to as take profit area. Okay, so, ito yung take profit area mo na max, 2.24. Then, meron kang at least 1:1 risk reward ratio. Mas mababa pa. Okay. So, yan lang kay SHIB. So, yun guys, sana marami na ako na-provide ng info. Medyo mahaba na kasi yung video, pero lahat naman ng binigay ko is beneficial. Basta gamitin nyo lang ng tama. Okay? Again, mag-join kayo sa KTC Crypto Trade Signal. Kung may concern kayo sa crypto, nagsisawala ka pa lang, bago ka pa lang message yung FB page. Thank you guys and God bless.